May bago na naman sa 150cc scooter market dito sa Pilipinas. Meron itong 150cc engine, 4-valve liquid cooled at hybrid engine na rin. Priced at 139,000 only. Competitive yung presyo na yan. This is the FKM MTX 150. Yan na pag-uusapan natin ngayon. Gaya ng nakita nyo mga brother, yung acceleration ng motor na to, it really packs sa punch. Talagang pag tinratal mo, mararamdaman mo na kagad yung punch, yung response at yung lutong ng makina pagdating sa arangkada nito. Bakit? Kasi isa sa mga features ng motor na to is having that hybrid assist. One of the very few motorcycle na meron dito sa Pilipinas, ang MTX 150 na merong hybrid assist. Again, ang hybrid assist is instead of having just that fuel-powered combustion, meron tong electric assist, especially dun sa launch natin. So, yung pag-tratag natin na ganun, for the first few seconds, meron siyang punch ng kuryente, kaya maganda yung response, talagang accelerate kagad. So, mabilis yung acceleration nito from 60, 80 to 90. Pagdating naman dun sa papunta ka ng 100, 100 and up, dun mo na mararamdaman na medyo hindi na ganun kabilis yung pag-angat ng speed niya. It also has something to do maybe sa kanyang bola, sa overall CVT composition nito, also the power to weight ratio, dahil kumpara sa ibang mga 150cc scooter on this segment, mas mabigat itong MTX 150. Pagdating naman sa mga vibrations, very minimal na lang yung mararamdaman mo, kaya kumbaga hindi ka mababother kahit na humataw ka sa motor na to. After natin pag-usapan yung makina, syempre dun muna naman tayo sa forma ng motor. So right at the onset, may kita natin iba yung dating ng motor na to. Alam mong modern na talaga and high-tech yung dating niya just because of the overall look tsaka yung itsura niya. Lalong-lalo na pagdating dito sa harap, tingin ko dito parang isang alien robot na dumating sa Pilipinas para mag-ride. Kikita mo naman, napakatapang ng itsura niya, all forward moving, tsaka napapansin ko iba't ibang layers ng fairings, pero iisa lang ang kulay, all white. May isa pa nga palang kulay ito. So right now, you have two choices of colors dito sa Pilipinas, pero para sa akin, napakalakas ng dating nung all white lang siya, napakalinis, pero maangas pa rin. Right over here, meron tayong windshield. At take note mga brother, ang windshield na to is fixed na. So not adjustable. And then we have a couple of branding, QJ Tech, which is yung manufacturer ng motor na to, and distributed by FKM. So may branding din sila dito. Pagdating naman sa gigid niya mga brother, again, several layers ng kanyang fairings ng all white. Meron na namang isang QJ Tech branding dito. Lakasin maka-premium, di ba? Yung ibang mga motor natin sa Pilipinas, pag may ganito, tapos may kulay, ibig sabihin nun, premium motorcycle siya. And then, eto, nakikita natin, textured yung fairings natin dito, tapos matte black naman to, combines very well dun sa pagka all-white look na tong motor na to. Wala tong mga decals or kung ano man, meron lang to, eto, simpleng linya lang ng decal, tsaka yung branding na MTX 150. Kung titingnan naman natin yung upuan, ganda rin ang upuan nito. Kumbaga, rough yung texture niya, tapos kita yung mga stitches naka-form talaga dito. So, mas maganda siya tingnan. Tapos, dual layer. Ibig sabihin, yung angkas mo dito, mas mataas. Tapos, kahit papano, meron kang support dito sa likod mo. Mamaya, mas pag-uusapan pa natin yan pagdating dun sa riding position natin. Ang lakas din ng dating, isa talaga to sa mga gusto ko sa mga scooters, yung naked handlebar. Tapos, yan, stainless pa. Ang linis din ng pagkaka
tirada ng mga wirings dito. Kumbaga, hindi siya cluttery. Pagdating naman sa side mirror, sakto yung laki. May iba akong nakikitang side mirror na parang similar to this yung sa mga higher displacement na scooters and the motorcycle. So, goods yan. Kitang-kita rin, malapad yung dating ng side mirror. And yung grab bar nito, kung titingnan mo, parang wala. Kasi malinis lang eh. But in reality, ito, dito sa ilalim, yung angkas mo, pwedeng kumapit yan. So, ito na yung pinaka-grab bar niya. Yung grab bar niya, discreet, hindi siya nakaangat, hindi siya nakahiwalay, but it was formed to be part of the fairings, kaya ang linis lalo tingnan. Pagdating naman dito, yung pillion step natin, we can say that it kind of blends well dun sa design, pero ano pa rin siya, litaw pa rin siya. So kung medyo mag-nitpick lang ako sa looks, sana mas medyo curve pa to, para yung bang sumabay siya sa flow ng fairings, para hindi siya halata kapag nakatupi siya. But nonetheless, hindi rin naman siya masama tingnan. Alright, pagdating naman sa likod, napakalinis. Tingnan nung kanyang taillight assembly. Ang laki nung kanyang brake lights and taillights na dito. Tapos yung signal lights niya, nandyan na rin naka-incorporate. So, malinis tingnan. But at the same time, very modern yung look niya dito sa likod. Meron tong malaking fender dito. And oo nga pala mga brother, meron na nga rin pala tong tire hugger. Yan, built-in na yan. So, it comes with the stock. So, again, mag-nitpick lang ako ng konti dito. Pagdating dito sa part na to, ito to, yung mga takip natin sa filter, itong mga to, so instead of isang buong filter cover, meron tong parang isa, dalawa. So, para sa akin lang naman, medyo awkward lang kasi nasanay ako na isang malaking filter cover. But nonetheless, no issue naman yun pagdating sa forma niya. Yan, meron pa rin, ito, naka-indicate yan, hybrid. So, this is powered by hybrid assist, mamaya. I-expand pa natin yung sa features kung ano nga ba yung hybrid na yan. Pagdating naman sa muffler, yan, makikita natin. Basic lang naman yung muffler niya, pero malaki yung muffler cover. Combination of somewhat of a silver, gray, and matte black. Ito, this could still improve kung medyo gusto mo, papagitan mo ng carbon texture to para mas maganda yung dating. But overall, kung titingnan mo sa harap, similar to sa ibang mga maxi scoot type na meron sa Pilipinas. Tapos pagdating naman dito sa likod, parang may feel ng PCX. Sa harap naman, parang may feel ng pagka Fortress 400. But if you put it together, it creates its own identity na talaga namang maporma. Tsaka sa looks, para sa akin mga brother, pasok to kayo sa tingin nyo. Pasok nga ba ang forma ni MTX 150 sa panlasan nyo? I-comment nyo. Pero bago yan, pag-uusapan naman natin, preno. Sa brake levers na adjustable, so meron tong 4 levels. Nasa sa'yo na lang kung anong kumbaga, preference mo. Depende na lang dun sa trip na adjustment mo or level pagdating sa brake lever. Bago tayo pumunta dun sa mismong specs, ipo-point out ko lang na good thing meron tong handbrake. Ayun, napaka-handy na ito, lalo-lalo na kapag hindi pantay yung mga pinagpa-parkingan natin. This engages the rear brake para siyempre hindi siya gagalaw-galaw. Ngayon, pagdating naman sa front brake natin, meron tayong single disc brake. Makikita natin edgy na rin yan. Saka malaki yung diameter niya. So mas okay kasi yun. Nakakatulong yung laki ng diameter pagdating dun sa kagat naman. Nung sa ating pinaka disc or mga brake pads naman dito. So single disc brake in front. Pagdating naman sa likod, single disc brake as well. Ang maganda nito, dual channel ABS. So meron tayong ABS sa harap at saka meron din tayong ABS sa likod. Para sa mga bago pa lang sa pagmumotor, ang ibig sabihin lang naman ng ABS is anti-lock braking system, kung saan may iwasan yung pag-lock ng braking system natin kapag nabigla ang preno, lalo-lalo na kapag umahataw ka at bigla mong nag-brake yan. Ang tendency kapag walang ABS nag-lock, pag nag-lock na yan, doon ka, mawawalan ng control sa motor. Ito, this helps in modulating yung brake mo. Mararamdaman mo yan, parang bzzz, bzzz, ganun yan. Konti-konti siyang nagpapreno para hindi ka mag-skid. So it's a safety feature na good thing meron yung harap natin at saka yung likod. Pagdating sa suspension, as you can see, sinubukan natin to sa medyo rough road na parte dito sa Bulacan. Sa harap, meron tayong telescopic fork. So far, hindi ko nararamdaman yung tukod niya. Kahit na makikita natin na medyo malapit lang yung distansya nung fender natin dun sa pinaka-fairings dito. Medyo may pagkamatigas yung suspension sa harap, pero iwas tukod naman yan. Sa likod, meron tayong dual shocks. Dalawa yan. Ano na to mga brother? Fix na to. It's not adjustable. At pagdating sa mga ganit, sa
normal terrain sa mga kalsadang semento, okay lang yung performance siya. It keeps us stable. Pero pagdating sa mga ganitong may konting bumps and mga baku-bakong daan, mararamdaman mo siya pero hindi naman siya masakit sa katawan. So alam mo na talagang malubak, hindi siya ganun kalambot. Parang nasa sakto lang to the stiffer side. Ganun yung performance ng suspension na to. So this is not something that I would recommend pagdating dun sa mga mini-adventure mo, lalo na kung medyo mahaba-habang off-road. Kung konti lang, kaya pa rin naman niya. Pagdating naman sa gulong mga brother, sa harap meron tayong 110, 80, 14. At pagdating naman sa likod, meron tayong 130, 70 by 13. When it comes to the actual performance ng gulong, actually hindi naman siya madulas. Capable yung stock tires na when it comes to normal street riding. Kahit sa mga ganitong medyo hindi pantay na kalsada, hindi naman siya basta bumibigay. Nakita nyo naman, kahit sa mga graba idinaan natin. Maybe not has something to do with the tires, pero sa overall handling niya, napansin ko lang yung manibela niya hindi ganun ka-stable kumpara sa ibang mga scooters sa segment na to na nasubukan ko na. Medyo there's a little bit of wobbliness, hindi ko nga alam kung word ba yan, para medyo may ganun ng konti. Pero tinitingnan ko naman, sinek din naman natin to, walang tama sa ball race, walang kung ano mang issue. Pero kung merong issue ang motor nyo pagdating sa mga ball race, manibela at suspension, yan ako, punta kayo sa One Moto Avenue, may mga service area tayo dyan na pwedeng makatulong sa'yo. Going back to this motorcycle, yun lang, o siguro dahil ako'y naninibago sa motor na to with the power, with the weight, baka makasanayin ko rin lang. Yun lang yung aking personal feedback lang naman pagdating sa kanyang handling. Alright, sa lahat ng review, dapat kasama to para kumpleto talaga. Kumusta ang ilaw, ang stock na ilaw nitong MTX 150. Start natin. Tingnan niyo yung bato na ito. Yun oh. Yan ang stock na ilaw, mga brother. Again, naka-projector headlights kasi to. Ito, lupa lang yan. Oh. Ito yung high niya. Yun oh. Parang ka naka-MDL. Low, high. Grabe. Sana lahat ng headlight. Yan na to, no? Halos lahat na pag-usapan natin sa motor na to, features naman tayo, mga brother. Alam mo, curious kayo dahil doon naman jam-packed ng motor na to. Kunahin na natin, ito lang naman ang motor na merong self-defense weapon. Pangbukas to, mga brother, ng compartment ng ating motor. So, lagyan muna natin to dito. Pakita ko na lang muna sa inyo bago tayo mag-proceed sa iba pang mga features. So, meron tong parang secret keyhole dito. Yan. Ayan, para sa compartment in case maiwan mo, nakalock. Ayan. But nonetheless, dahil keyless nga ito, ang karamihan ng operations para ma-activate ang motor na to is nandito na sa ating turning knob. So makikita natin, push lang natin yan basta nasa proximity itong susi natin. Tapat lang natin sa open, we can already open yung ating seat compartment. Ayan. Alright. Seat compartment, tingnan natin gano'ng kalaki. Usually, ang measuring standard natin dyan is kakasya nga ba ang full face helmet. Lagay natin to, mga brother, ang aking helmet. Full face, hindi kasya. Pabaligtad, hindi rin kasya kasi naka-curve eh. No? Paano kung paharap? Ito. Wala, hindi kasya, mga brother. So, for each segment, medyo maliit yung kanyang underseat compartment. Hindi kasi ang full face helmet. Nakaramihan kasi pagdating sa segment 150cc scooters, kasya na. But nonetheless, malaki pa rin naman, marami ka pa rin naman may gagagay dyan. At ito naman, isa to sa turning knob natin para naman ma-activate or ma-open ang ating fuel. Yan. So, the fuel tank for this one, ang capacity nito is 8 liters. Malaki rin yun. So, mahaba-haba na rin yung mabiyahe mo. Disclaimer, mga brother, pagdating sa fuel consumption, hindi ko pa rin talaga nasagad ng gamit itong motor na to. It's still very new, nasa break-in period. Bago to nung pinadala sa atin dito. Kaya, siguro sa mga susunod na vlog, tingnan natin kung ma-maximize natin, isasagad natin yung konsumo ng fuel nito at balitaan ko kayo. Nanda guys, proceed tayo. Isa sa mga nagustuhan ko dito na feature sa motor na to is yung kanyang mga front pockets. Kasi, yung front pockets na ito, dalawa, pero parehas na may cover. Kadalasan kasi nakita natin sa ibang motor, yung isa covered, yung isa open lang. So, standard natin din, kung kasha ang cellphone, kasha. Ayun, no? So, sa kabila din, kasha.
At ang isa sa mga nagustuhan ko rin sa mga front pockets niya is this one, mapapansin nyo, meron ng built-in na USB charging port and Type-C. Ngayon lang yata ako nakita ng motor na merong USB charging and Type-C na rin all at the same time. So, napakalaking advantage yun. If you're traveling, you're vlogging, marami kang mga madalang gadgets, yan, advantage yan. Kasyang-kasya yung phone natin na ganyan. And meron nga rin pala itong idling stop system. So, ito yan. Katulad ng iba na nasa mga mas kilalang brand. Idling stop system tayo. So, pwedeng naka-on, pwedeng naka-off. Engine, 3 seconds, tapos magbiblink na yung A. Pag kailangan na natin mag-go, tratay lang, no need for... nakakatulong to in when it comes to fuel efficiency kasi kapag na-traffic tayo o na full stop, yung engine niya will automatically stop kapag ito ay naka-turn on. And we don't have to start the motorcycle, lang kailangan lang natin mag-throttle para mag-on na ulit yung motor natin, kaya nakaka-save siya ng fuel. But in case na irita ka, katulad ko, nairita ako sa mga ganun, gagawin na pag sa traffic, you have the option to turn it off. Pero kung talagang gusto mong maximize ang fuel consumption mo, then you can turn it on para mas magamit mo yung feature na yan. Ngayon, digital panel, mga brother, actually malaki yung display screen natin na ito. Once turning on, bubungaran tayo ng QJ Tech Welcome. Kita natin, ang daming information. So this one, pagdating sa panel natin, nakita natin white yung background. But we actually have the option na gawin yan dark. Ito, pakita ko sa inyo. Yan. So ito, usually kapag gabi. Diba? Pag magiwanag, white siya. Kasi pwede naman natin yung iset na automatic na kapag magiwanag, white siya. Kapag madilim na, it will darken. And now, we can see the actual fuel consumption natin and yung mga indicators katulad ng EBS, check engine, etc. Fuel gauge nandito, the engine temperature. Ito yung RPM reading natin, even the battery. So, importante yan dahil walang kickstart itong motor na to. So, we have the voltmeter right there. This motorcycle also has traction control system. Again, ano nga ba yung traction control system? Ito yung imo-modulate ng motor yung ikot ng gulong mo sa likod kapag medyo alanganin or dumudulas, medyo magmababagal siya para maiwasan yung skid, maiwasan yung semplang. Pero kung gusto mong medyo laruin yung motor mo, we actually have the option to turn that off. Ito, off natin yung TCS. Ayan. So, naka-off na yung TCS natin. Pero for safety, better na naka-on yung ating traction control system. And isa pa, meron tong Bluetooth connectivity. So ang gagawin ko dyan, i-hold ko lang tong enter button. Pag hold ko nyan, may lalabas na QR code. So dyan sa QR code na yan, i-scan lang natin yan. Meron tayong option whether Android or Apple iOS. Ito, scan na natin, mga brother, using my phone. Pag scan, it will then connect us to the app where yung Carbit Ride na tinatawag, yun yung ano. So yan, i-coconnect na natin yung ating phone to the motorcycle. So now it's connecting. Alright, yan, makita natin, mga brother, connected na tayo. Ayun, no? So once we are connected, makita nyo parang meron siyang built-in na GPS or maps. Yan. So far accurate yung information na meron tayo. And then bukod dyan sa active maps natin, mga brother, when it comes to navigation, yan. Hindi ko na masyado explore yan. Papakita ko lang sa inyo isa pang feature nito, which is the screen mirroring. Wherein, ayan o, yung motor natin, it's projecting kung ano yung nakikita ko sa screen ko. So you can use the GPS na meron tayo kanina, or you can just go with, let's say, yung maps mo. Let's say ganyan. Tapos, let's say, pupunta tayo, galing tayo ng One Moto Avenue, pupunta tayo ng Quezon Memorial Circle. Yan, kita natin, di ba? Nag-a-appear doon yung maps natin. Ayan o. So, gagawin ko na lang dyan, auto-rotate my screen. Yun, no? Tapos itong phone ko, pwede ko nang itabi. At least yung maps ko, naka-display na dito without me having to use a phone holder na. Ayun, no? Diba? Or,
Kung gusto niyo naman, pwede rin tayo mag-YouTube. Akalain mo yun, mag-YouTube ka na nag-a-appear sa screen ng motor mo. Diba? Galing sa phone mo. Eto, so if you wanna watch the highlights ng iyong paboritong team, nandiyan na yan. So mapapansin natin, you have the screen mirror projection, nandun pa rin yung maps natin kasi yun yung nasa phone ko. But at the same time, I still have the motorcycle stats katulad ng speedometer, yung mga turn signal indicators ko, and kumbaga nandiyan pa rin siya. And nakikita natin na yun, yung indicator na nakakonect siya. So, very impressive feature para dito sa MTX 150. Again, given the price point of MTX 150. At yan, habang nanonood tayo, ipakita na rin natin sa inyo, ito na yung position ko pag nagmamaneho ko. Pagdating sa overall riding position. Again, as a reference, I am 5'10 in height. So, mababa lang ang seat height na to. Very Asian friendly. Alam po, nasa around 750-ish millimeters yung seat height. Malapad nga lang ipuan niya, kaya kahit nasa tangkad ko, medyo nakabuka ka kang konti. Pero, komportable naman sa puwet banda. Ayan yung pinaka-position natin, lapat na lapat. And then, sa aking riding posture, very relaxed. At gaya ng sinabi ko kanina, yung parang edge dito, nakakatulong yan na hindi ka masyadong mag-i-slide pa likod. At saka it keeps you in place. Tapos pagdating naman, gusto ko yung ano niya, yung extended footrest niya. Ayun, no? Kasi yung iba, hindi mo ma-stretch yung pamot, saka nakalabas na ganyan. So ito, talagang pasok yung akin foot. Tapos tingnan mo yung pagkaka-stretch ng paa ko. O diba, wag yung legs ko. So yung pagkaka-stretch, talagang nakaunat. So pagdating sa long ride, in terms of comfortability, maasahan natin to. Kasi ano, meron kasi may iba, may extended footrest, pero parang nakaganito ka rin lang. So malaking tulong to. Overall ergonomic, I like the handlebars, malapit lang sa akin. Teka, tansahin natin kung sasabi to sa hita ko at my height. Sabit sa dulo, pero kumbaga hanggang dito, clear pa. Hindi na ito yung sasabi talaga sa hita mo pag nagtodo ka ng turning radius mo. So goods pa rin. Kasi yung iba, meron talaga sumasabit, lalo na pagdating sa mga height ko, pataas, kadalasan sumasabit na yung handlebar. Gaya ng nabanggit ko kanina, yung mga side mirror, malapad, komportable. Honestly, pagdating sa windshield, medyo mababa to kung ahataw ka sa isang rektahan. Siguro sa katawan, medyo hindi mo masasaging hangin, pero pagdating sa mukha mo, mukhang mababa to pa rin ng hangin. Kasi sana naging adjustable na lang tong windshield na to. But overall comfortability, okay siya. The seats are a little bit on the stiffer side. Siguro dahil bago, lalambot pa ba to? Feedbackan nyo ako mga brother sa mga meron na nito. Kumbaga yun, pwede pang palambutin yung kutsyon ng ano, ng upuan na itong MTX 150. Pero sa riding posture, panalo na rin. And this is our motorcycle feature for today mga brother, ang FKM MTX 150. Ano sa tingin nyo? Sa presyong to, worth it nga ba para sa'yo ang motor na to? Pag-usapan natin yan at i-comment mo na yan sa baba. In the meantime, let's enjoy the day, let's enjoy the ride. At para updated ka sa lahat ng mga motorcycle reviews, tips, at marami pang iba, be sure to follow lahat ng mga media channels natin. Let's go!